sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Diyos. Nawa po ay nasa mabuting kalalagayan po tayong lahat ngayon. Tayo patuloy na ingatan ng Diyos na saan man po kayo tayo ngayon ay patuloy po tayong samahan ng Panginoon sa oras na ito. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ako po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magamit po upang maghayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito sa bawat isa. Ako po si Pastor Jomar de la Cruz. Naka-base po ako ngayon dito sa Taiwan at dito po kami ginagamit ng Panginoon. At salamat sa Panginoon at nasaan man po kayo, patuloy po tayong sama-samang mag-aral ng salita ng Panginoon ngayong oras pong ito. Napaka-importante o napakahalaga na sa bawat pagmulat pa lang ng ating mga mata at bago natin simulan yung ating mga araw ay nakakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Nakukuha natin yung breakfast natin, yung tinapay ng Panginoon. Amen po. Na mula sa salita po ng Panginoon. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, awit muna po tayo sa Diyos. Awitin po natin yung panatagang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Amen po. Siya yung tunay na kapayapaan, siya yung tunay na kagalakan ng ating mga puso. Amen po. Maraming mga problema, maraming mga pinagdadaanan, pero kapag meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan na siya yung nagpo-protection sa atin, alam natin na anuman yung pagdadaanan natin, malalagpasan natin sapagkat nandyan ang Diyos na kasama po natin. Amen po. Tayong lahat umawit. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya'y lubos ang ligaya. Misa pa po, panatag ang aking kaloob. Panatag ang aking isipan. Yes, O Lord God. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya'y lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala at hinding-hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan, sa piling ng Panginoon, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala at hinding-hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Simula po sa umpisa, panatag ang aking isipan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Yes, O Lord God. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin.
ang kanyang mga kamay, aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya'y lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan, sa piling ng Panginoon, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah, Lord. Sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo muna'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise You, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. We glorify Your name, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon, sa patuloy na pag-agapay, sa patuloy na pagsama, sa patuloy na pag-iingat, pagmamahal, pagyakap sa amin, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa araw-araw, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, sa kabila ng mga nararanasan ng buong mundo, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat merong kaming Diyos na prinsipe ng kapayapaan, na siyang pinagmumulan ng kapayapaan, na kami ay payapa sa kabila ng lahat ng mga bagay na pinagdadaanan ng mundo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong kapangyarihan, salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong katapatan at mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, O Diyos. Purihin kayo sa inyong katapatan, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, patuloy pong nagpapasalamat sa inyong pag-ibig, biyaya, Panginoon, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, Panginoon, na muli po namin kayong mapaglilingkuran, na muli po namin masasaksihan ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan at ang inyong kabutihan sa aming mga buhay sa buong araw na ito, Panginoon. Lord, we know, O Lord Jesus, that whatever happens, O Lord God, we know You are always there, O Lord God, to protect us, to guide us, to lead us, O Lord God, to supply every needs of every one of us, O Lord God, because Your grace is always sufficient to each and every one of us, O Lord God. Lord, sa oras pong ito, nilapit po namin ang aming mga sarili sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy po namin ibinababa ang aming mga sarili at itinataas po ang inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Hinihingi po namin ng masaganang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu. Patuloy po namin binibigyan ng kalayaan at
Lord, kalayaan na kumilos ang banal na Espiritu. Malaya po kayong makialam, malaya po kayong mangusap, malaya po kayong kumilos sa mga buhay po namin sa bawat pag-aaralan po namin ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na kasama ko pong nanunood at kasama ko pong nag-aaral ng inyong mga salita. Nasaan man po sila, anuman po ang kanilang ginagawa, anuman po ang kanilang kalalagayan, patuloy niyo po kaming pagkaisahin at patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan, kaalaman at kaunawaan patungkol sa inyong mga salita. Holy Spirit, lead us in this morning as we study your words, O Lord God. Purihin kayo, Panginoon, ako po na inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Itago niyo po ako sa inyong kaluwalhatian at ang inyong pong kapangyarihan at ang inyong kadakilaan ng makita po sa aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Unang Pedro. Ang kabanata po ay 4, talatang 12 hanggang 14 po. Inuulit ko po sa aklat ng Unang Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 12 hanggang 14 po. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwang ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos sa inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Verse 14, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Ito pong aklat na ito ay sinulat po ni Apostol Pablo, Apostol Pedro. Ang unang Pedro ay sinulat para sa mga hinirang ng Diyos, no? Ang pangunahing layunin po ng sulat na ito ay upang mapalakas ang mga mambabasa, no? Mapalakas yung mga na bumabasa ng salitang ito o ng aklat na ito sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at mga pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. At pinapahayag din po dito ni Apostol Pedro na ang isang katotohanan na dapat nating tanggapin at tiisin ang mga kahirapan na natitiyak nating pagdaanan dahil sa ating pagtatapat kay Kristo sa ating pananampalataya, no? Ito po ay tinuturo ni Apostol Pedro na meron tayong mga pagdadaanan. At sinabi naman po ng Panginoong Jesus yan, mga kapatid, noong tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi naman po nilingid sa atin ng Panginoon yan. Noon, sinabi po niya doon sa John chapter 15, verse 18 to 21 na sa ating pagtanggap, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, katulad ng pagkapuot ng sanlibutan kay Kristo, ganun din tayong kapupuotan, no? Ang sabi nga ng Panginoon, walang higit kaysa sa kanyang Panginoon. So kung ano po yung pinagdaanan ng Panginoon, expect na po natin na pagdadaanan din po natin. Amen po. Kaya itong 1 Peter po na ito, chapter 4, verse 12 to 14, ang sinasabi dito, the author telling that we endured suffering. Dadanas po tayo ng mga pagsubok. Daranas po tayo ng mga kapighatian. Daranas po tayo ng mga problema, mga pagsubok at mga iba't ibang mga pagdadaanan sa buhay, sa paglilingkod at pagtatapat po natin sa Panginoon. Amen po. Yan ay hindi lingid sa atin. Amen po. Salamat sa Panginoon. And sabi dito, to not surprise when we suffer because God used this suffering to purify us. No, ginagamit po ng Panginoon itong mga problema o itong mga pinagdadaanan po natin to purify us. Amen po. Ang sabi nga po doon sa Unang Pedro chapter 1 verse 6 and 7 na tayo ay mahalaga, yung pananampalataya natin ay mahalaga kaysa sa ginto na pinaparaan po sa iba't ibang mga pagsubok. Amen po. Na yung problema na ay yung mga buhay po natin, yung pananampalataya natin, mahalaga siya sa ginto. Sabi doon, ang ginto ay pinaparaan sa apoy upang makita, upang dalisayin, no? Makita yung totoong halaga ng ginto. Tayo naman po, ang sabi ng Panginoon, mahalaga tayo kaysa sa ginto na pinaparaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok. So, ang sabi po dito sa English sa sinabi ni Pedro doon sa verse 12, sabi doon, do not be surprised
No, at sabi po, mga kapatid, huwag na tayong magtakha. Huwag na tayong magulat kapag may pinagdadaanan po tayo. Alam nyo po, marami kasing Kristiyano, isang bagay kung bakit tayo nasasaktan, kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit tayo nagkakaroon ng maling paglapit sa Panginoon sapagkat hindi natin in-expect yung mga pagsubok na dumarating sa mga buhay natin. Dahil hindi tayo nagiging handa o prepare sa mga problemang mga pagdadaanan po natin. Noon pa man, mga kapatid, katulad na sinabi ko kanina, noon pa man po, sinabi na ng Panginoon sa atin, nung tinanggap natin ng Panginoon, hindi nilingid sa atin ng Diyos na meron tayong pagdadaanan. Sinabi ito ng Panginoon para hindi na natin pagtakhan itong mga bagay na darating na ito. No? Kasi pansinin niyo po, yung mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon na hindi alam kung ano yung tinanggap nila, kumbaga sa amin nga ginamit ko yung term, yung kontrata, no? Kung hindi mo alam yung tinanggap mong kontrata, no, hindi mo binasa yung tinanggap mong kontrata, wala ka nang magagawa kapag nandun ka na. Amen po, bago ka pipirma ng kontrata, kailangan mong pag-aralan. Ganon din po, mga kapatid, nung tinanggap natin ng Panginoon, alam po natin, sinabi ng Panginoon na meron tayong mga pagdadaanan. At sabi ni Pedro, do not be surprised when we face trials, when we face suffering, when we face problems. Ang sabi po ni Pedro sa atin, do not be surprised. Kasi normal yan. Amen po. And sabi nga, suffering uses by God to purify us. Amen po. Yung mga pagsubok po na pinagdadaanan po natin, God used this for a reason. God allows suffering, God allows trials and problems for a purpose. Amen po. Hindi po ia-allow ng Panginoon itong mga bagay na mga pagdadaanan po natin na walang kabuluhan. Amen po. Yung mga pinagdadaanan po natin, yung mga kinakaharap po natin ngayon, mga kapatid, yan ay pinahintulutan ng Panginoon para sa ikakabuti natin. Amen po. Para sa ikakaunlad ng ating pananampalataya. Para sa ating para sa pagsaksi sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam nyo po, the more the trials we encounter in life, the more na natin makikilala ang Panginoon. The more natin siyang malalaman, the more natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga buhay po natin. Kaya, do not be surprised when we encounter trials, when we encounter suffering, when we face problems. Yan po yung pinagdadaanan ng mundo ngayon eh. No, maraming tao po, kung tatanungin mo ngayon, maraming tao ang magsasabi sa iyo na dumadaan sila sa iba't ibang uri ng problema. Meron mga depression, stress, kakulangan sa pinansyal, kakulangan sa kagamitan, no? Kalusugan, karamdaman, lahat po, marami iba't iba, no? Marami po. Pero ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Pedro, hinihikayat tayo na sabi niya na wag na nating paktakhan yung mga bagay na yan. Lalo na po tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, wag na nating pagtakhan kung bakit tayo inaalipusta, kung bakit tayo hindi naiintindihan ng iba, kung bakit tayo parang iba tayo sa iba, no? Iba tayo sa ibang tao, parang bakit hindi tayo belong sa kanila. Wag mo nang pagtakhan yon. Alam nyo po, yung mga tumatalikod, yun yung mga taong hindi nila alam yung kontrata nilang tinanggap sa Panginoon. Yung mga tumatalikod sa Panginoon at bumibitaw sa pananampalataya sa Panginoon, yung nasur-surprise, yung sinasabi nila, akala ko ba kapag naglingkod ako sa Panginoon, wala nang ganito? Akala ko ba kapag naglingkod ako sa Panginoon, hindi ko nadadarasin to, wala nang problema? Hindi po ganun yung sinabi ng Panginoon. Amen po? Alam po natin yan, mga kapatid. Noong naglingkod tayo sa Panginoon, nang tinanggap natin ang Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na puro kapayapaan ang dadanasin natin. Puro kagalakan ang dadanasin natin, puro kasarapan ang dadanasin natin. Hindi po, mga kapatid. Hindi nilingid sa atin yan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya, dadanas tayo ng mga pagsubok. Daranas tayo ng mga problema. Daranas tayo ng mga iba't ibang mga sitwasyon sa ating mga buhay.
Amen po. Kaya dito, tinuturuan tayo to not be surprised, but to prepare always. No? Sinasabi itong mga problemang ito na huwag tayong magulat kung hindi maghanda po tayo. Ang sabi nga ng Pilipos chapter 4, verse 6 to 7, huwag tayong mabalisa sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po. Sa halip, hingin natin sa Panginoon. Humingi tayo sa Panginoon. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag ka nang magmukmuk diyan sa pinagdadaanan mo. Kapag meron ka sitwasyon na nararanasan, kapag meron ka sitwasyon na pinagdadaanan, run ka agad sa Panginoon. Takbo ka tayo kaagad sa Panginoon. Huwag ka nang magmukmuk. Huwag ka nang magwonder pa diyan sa pinagdadaanan mo. Marami pa rin kasing Kristiyano na kapag may pinagdadaanan, nag-wonder pa rin. No, marami pa rin Kristiyano kasi hanggang ngayon, minsan hindi mo masasabing bagong Kristiyano pa lang or matagal ng Kristiyano eh. No? Yung problema po, hindi pumipili yan kung malalim ka na o mababaw ka pa. Amen po. Kung bago ka lang o matagal ka na, yung problema walang pinipili yan. Amen po. Kaya sabi dito, kaya dapat bilang Kristiyano o bilang mananampalataya ni Kristo, we must expect all of this. We must expect suffering, trials, problems sa buhay po natin bilang lingkod ni Kristo. Amen po. Dahil kung paano ang Panginoong Jesus, ganun din po yung pagdadaanan natin. And iyon naman yung gusto natin, di ba? Kung tatanungin natin yung bawat isa sa atin, ano yung gusto mo? Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Paano mo gustong mabuhay sa mundong ito? And I know na marami sa atin na sasabihin, I want to be like Jesus. I want to walk like Jesus. I want to live like Jesus. Amen po. And if we desire to be like Jesus, to walk like Jesus, and then expect na kung ano yung pinagdaanan ng Panginoon, kung ano yung dinanas ng Panginoon, yun din po yung dadanasin natin. So do not be surprised when you desire to be like Jesus, when you desire to be to walk like Jesus, to act like Jesus, to speak like Jesus, and or sa madaling salita, para maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, huwag mo nang pagtakhan yung mga pagsubok. Huwag ka nang magulat. Amen po. Huwag ka nang magduda. Nasa tamang landasin ka, mga kapatid. Huwag mong isipin na may pinagdadaanan ka, wala ka sa piling ng Panginoon. May pinagdadaanan ka, wala ka sa Panginoon. Sabi nga ni Pedro, do not be surprised in the fiery trials. Yung masabi nga dito, yung mga intense, no, yung mga intense na pagsubok. Peter warned us that we would endure fiery trials. Yung mga mabibigat, intense. Sabi nga, intense nga eh. Hindi sinabi ni Pedro na ano. Ang sabi nga dito, mabibigat na pagsubok. Di pangkaraniwan. No? Yun ang sinabi ni Pedro sa King James kasi, you must expect fiery trials. Yung mga intense. Yung very intense trials, ang sabi doon. Kasi sabi, di pangkaraniwan. Yung sakit ng ulo, yung kawalan, pangkaraniwan na lang po yan, mga kapatid. Amen po. Yung kulang sa tulog, gutom, pagod, normal na lang po yan. Pangkaraniwan na lang po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Yung, alam nyo yung mapagod ka, mapagod yung katawang lupa mo, normal na lang yan. Pangkaraniwan na lang yan. Pero ang sinasabi dito ni Pedro, mga kapatid, yung mga hindi pangkaraniwan na mga pagdadaanan. Amen po. Huwag na natin pagtakan yan. Yung usigin ka, yung iwanan ka ng mga dati mong kaibigan, yung uusigin ka ng mga dati mong kainuman, dati mong kasugalan, barkada mo dati. Huwag nyo natin pagtakan yan. Naiiwan tayo kasi nga, sineseparate ng Panginoon ang mga nasa liwanag kaysa sa nasa dilim. Sineseparate ng Panginoon yung mga tupa kaysa sa kambing. Amen po. Hindi pwedeng pagsamahin ng tupa at ng kambing. Amen po. Kaya wag na natin pagtakhan yan. Amen po. At ang sabi dito, yung pangalawa na expect natin sa paglilingkod natin. Ang sabi dito, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Sabi dito, do not be surprised sa mga pagdadaanan natin, but rejoice, ang sabi ni Pedro.
kundi magalak tayo, mga kapatid. Amen po? Magalak tayo sa mga pinagdadaanan natin. Sabi nga dito, rejoice in the midst of trials, problems, and suffering. For we know, through these trials and suffering, we become a partaker of Jesus Christ, which is full desire. Magiging partaker po tayo. Ano yung ibig sabihin ng partaker? Nakikihati tayo doon sa kapighatian na nararanasan natin o naranasan ni Kristo. Mga kapatid, tandaan niyo po, tandaan po natin, kapag tayo ay dumadaan sa mga pighati, dumaraan sa mga bagay na katulad po ng mga pinagdaanan ni Kristo, ang ibig sabihin niya, nasa tamang landasin po tayo. Ang ibig sabihin po niya, nagiging party tayo nung naranasan po ni Kristo. Kaya huwag nating ikalungkot yan. Huwag nating ikabahala yan. Huwag mong ikabalisa yan. Huwag mong ikalugmok yan. Bagkus ang sabi nga ng Panginoon, rejoice. Diba? Rejoice in the midst of trials. Because we become a partaker of Jesus Christ. Yun, alam niyo po, si Pablo, yun ang pinaka-desire niya, sabi doon sa Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo at makihati sa mga pinagdaanan niya. Amen po? Yun yung desire ni Pablo. Yun yung hangarin ni Pablo na makihati. Na maranasan kung ano yung naranasan ni Kristo. Amen po? Kaya huwag tayong malungkot. Huwag tayong mabahala. Huwag tayong magmukmuk kapag may pinagdadaanan po tayo. Huwag tayong parang, sabi nga, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Yung parang kapag may problema ka, hindi na maipinta ang ating mga pagmumuka. Mga kapatid, lalo na sa panahon na to, lahat tayo may pinagdadaanan. Nawa, kahit may pinagdadaanan tayo, nakikita pa rin yung ngiti sa ating mga labi. Nakikita pa rin yung kagalakan sa ating mga puso. Nakikita pa rin sa ating yung kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Amen po. Nakikita pa rin yung glory ni Jesus Christ sa mga buhay natin. Sa mga pagkatao po natin. Hindi yung parang wala kang Diyos. Hindi yung parang wala kang Panginoon na inaasahan. Hindi yung parang lumalakad tayo na walang pananampalataya. Magalak tayo. Rejoice, ang sabi doon. Magalak tayo, no? Sabi, uulitin ko po, sabi diyan. Sabi dito, sa halip magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan, no? Magiging lubos ang inyong kagalakan. Kaya nga si Pablo doon sa Romans 8:18, sabi niya, para sa akin, yung mga bagay na pinagdadaanan ko sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa matatanggap kong kaluwalhatian sa hinaharap. Okay lang, no? Sabi ni Pablo, okay lang na yung mga pinagdadaanan ko ngayon, okay lang yan. Kasi alam ko, hindi naman yan mapapantayan yung matatanggap kong kaluwalhatian doon sa langit na bayan. Amen po. Rejoice. Alam nyo po, isang sikreto para tayo ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa kabila ng mga kapighatian na ating pinagdadaanan. Tignan natin kung ano yung naghihintay sa atin. Don't look to your present situation. Sabi nga, di ba? Looking unto Jesus. Don't set your eyes in the things that you can see. Set your eyes, sabi ni Pablo doon sa 1 Corinto 4:18. Kami ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Doon po natin iset yung ating mga paningin sa mga bagay na hindi na nakikita na naghihintay po sa atin. Doon sa mga bagay na alam natin na siguradong matatanggap po natin. Doon sa mga pangako ng Panginoon. Doon sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Doon tayo tumingin. Kaya mga kapatid, kung meron kang tinitiis o pinagdadaanan o dumadaan ka sa pagtitiis, sa paglilingkod sa Diyos, don't be sad. Huwag kang malungkot. Amen po? But rejoice in the Lord. For what we face now is a privilege to be a partaker
of Christ. Amen po. It's a privilege. No, treat all of these trials, problems, and suffering, and ano man pinagdadaanan mo ngayon, yung pain, yung illness, yung disease, or yung karamdaman, yung problema, kakulangan mo ngayon, treat this, no, as a privilege to be a partaker of Jesus Christ, na kung ano yung pinagdaanan niya. And after all of this, we will glorify by Him. Mag-glorify tayong katulad ni Kristo. Mag-glorify tayo kung ano yung glory na datanggapin ng Panginoong Jesus doon sa langit na bayan, yun din yung tatanggapin natin. Kaya nga sabi doon may nabasa ako, set your eyes to the eternity. Ituon natin ang ating mga paningin doon sa pangwalang hanggan. Amen po. Para sa gayon, mga kapatid, hindi tayo madala ng sitwasyon. And last po, verse 14, ang sabi dito, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi dito, no, una, do not be surprised, rejoice, and be blessed. Maging pagpapala tayo, or maging napalad tayo. Ang sabi nga dito, when you face trials, suffering, or you'll be insulted because of serving God, rejoice in the Lord, for He said, no, sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 10 to 12, you are blessed. You are blessed. Ang sabi ng James 1:12, your crown is waiting. Amen po? Huwag tayong malungkot kapag may pinagdadaanan tayo, kapag iniinsulto tayo, kapag inaalimura tayo, kapag pinainuusig tayo, kapag dumaraan tayo sa mga bagay na yan. Ang sabi ng Panginoon, blessed is the man who persecuted for me. Para sa akin, ang sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat tatanggap sila ng putong ng buhay. The crown of life. Amen po. No, your crown is waiting. You will also receive the Spirit of glory and of God. This is the Spirit of God. No, hindi lang yun eh. Alam nyo po yun, hindi lang yung magiging mapalad tayo or yung pagiging mapalad natin dahil sa meron tayong Diyos, dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung meron tayong Espiritu ng Diyos, malaking pagpapala na po yun. Amen po. Yung nasa sa atin, yung naninirahan at nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Higit pa doon sa corona na ating matatanggap doon sa langit. Yung maligtas lang tayo, yung matanggap natin yung buhay na walang hanggan, yung mapaglingkuran lang natin ng Diyos, sapat na yun na biyaya para sa atin. Malaking pagpapala na sa atin na that God allow us to serve Him, that God allow us to honor Him, no, to glorify Him. Malaki na pong pagpapala sa atin yon, mga kapatid. Kaya huwag tayong maging malungkot. Amen po. Huwag tayong maging parang wala tayong pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi tayo kawawa. Amen po. Sa panahon na ito, hindi ka kawawa. Marami kasing Kristiyano, kinakawawa nila yung mga sarili nila. Alam niyo po dito sa mga ibang kapatiran dito sa Chongli, sinasabihan ko sila na, oh, hindi kayo kawawa. Huwag niyo sabihin na kawawa kayo. Kasi walang kawawang anak ng Diyos. Walang kawawang lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, tingnan niyo nga yung mga tiyan niyo, lumalaki na nga. Hindi tayo pinapagutom ng Diyos. Amen po? Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Pinagpapala tayo ng Diyos, mga kapatid. Problema man, oo, pagsubok man, oo, pero sa kabila ng mga bagay na yan, pagpapala pa rin naman sa atin yung mga problema, pagpapala pa rin naman sa atin yung mga sitwasyon, pagpapala pa rin sa atin yung mga pinagdadaanan natin, itong pandemyang ito, mga kapatid, pagpapala din ito kasi mas lalo tayo nagkakaroon ng maraming oras sa Panginoon. Itong pandemyang ito, kinukulong tayo sa bahay upang tayo ay magkaroon ng bonding sa pamilya, kasama natin ang ating mga pamilya na mag-aaral na salita ng Panginoon.
Amen po. Tayo'y mga mapapalad. Tayo'y mga lingkod ng Diyos. Amen? Yes, there's a suffering. There's a trials. There's a problems. There's a persecution. There's many things na pagdadaanan po natin. But don't be afraid. No? Don't be sad. Fear not, ang sabi nga ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Kasi pinagpala ka na ng Diyos. Nasa iyo yung Diyos, mga kapatid. Nasa atin ang Panginoon. Amen po. Do not be surprised. Rejoice in the midst of trials because you are blessed. You are blessed. Dahil pinagpala ka. Amen po. Maraming salamat sa Panginoon na tayo ay patuloy niyang pinapalakas sa kabila ng lahat ng bagay na pinagdadaanan po natin. Salamat sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya nga yung kapag inaawit natin yung awit na yon, yung anumang kalagayan, isipin o problema, hindi mo kailangan umiyak. Hindi mo kailangan maging malungkot kapag yon. Kasi yung sinasabi nung kanta, anumang kalagayan, anumang isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. 'Di ba kapag lumapit ka, alam mong may katiyakan, maiiyak ka ba? Magiging malungkot ka ba? Amen po. Hindi mo kailangan maging malungkot sa harapan ng Panginoon kapag lumalapit ka kasi alam mo, doon sa paglapit mo pa lang sa Panginoon, alam mo na ang tutugon ng Panginoon sa panalangin mo. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Nasa Kanya ang tunay na kapayapaan. Mga kapatid, whatever the suffering, whatever the situation that you have right now, or whatever the situation that we have right now, no? Hindi natin kailangan maging malungkot. Huwag na natin pagtakhan yan, mga kapatid. It is a part of our relationship to God. It's a part of our faith to God. Ito'y parte ng ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Uulitin ko po, huwag niyong itreat itong problemang ito. O huwag niyong tignan itong mga problemang o mga pinagdadaanan natin ito bilang pahirap sa atin ng Diyos. Take all the situation that you have as a privilege to be a partaker of Christ. Amen po? Treat all the situation. Treat all the hard times na pinagdadaanan mo ngayon. Hard situation na pinagdadaanan mo as a privilege. For you know, God is always there. God is willing to heal us. God is willing to guide us. God is willing to answer, to provide everything we need. Amen po? What we need to do is to praise Him. What we need to do is to come. Sabi nga ng Panginoon, magpuri na tayo kasi natanggap na natin yan. Maggalak na tayo kasi binigay na ng Panginoon yan, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo, tinugon na ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. Hindi mo kailangan maging malungkot. Hindi natin maging kailangan magmukmok. Hindi natin kailangan tumigil sa paglilingkod dahil lang sa sitwasyon. Maraming sitwasyon na pinagdadaanan, mas magiging masigasig tayong maglingkod sa Kanya. Amen po. Huwag nating hayaan na mga sitwasyon na pinagdadaanan natin ang magpatigil sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. The Holy Spirit is dwell in us. Ang sabi doon, no, you are blessed because the Spirit of God is within us. Nasa atin po. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Do not be surprised. Rejoice and be blessed. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon, tayong lahat ay pumikit at muling manalangin. Hallelujah, Lord God. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo sa inyong kabutihan, kadakilaan. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil lagi kayong nandiyan para sa amin. Maraming salamat sa inyong mga makapangyarihang salita na nagpapalakas ng aming kalooban. Sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin
ng katatagan, nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan na makapagpatuloy, Panginoon. Salamat sa inyong mga buhay at makapangyarihang salita, Panginoon, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng enerhiyang makapaggawa, enerhiya, Panginoon, para makapagpatuloy, O Lord God. Lord, maraming salamat. Yung salita ninyo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng tapang, Panginoon. At ang Espiritu nyo nagbibigay sa amin, Panginoon, na patuloy na pagnanasang maglingkod, pagnanasang magpatuloy. Salamat po, Banal na Espiritu, na lagi kayong nariyan na nagpapaunawa sa amin sa mga bagay na dapat naming lakaran, sa mga bagay na dapat naming tayuan sa araw-araw na aming pananampalataya kay Kristo Jesus. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, na sa kabila ng aming mga sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Alam ko po na ang bawat isa sa amin may pinagdadaanan, ang bawat isa sa amin may kinakaharap, Panginoon, na mga problema, mga pagsubok, mga sitwasyon, O Lord God. Lord, alam namin na tutulungan niyo kami. Alam namin, Panginoon, pagtatagumpayan niyo kami. Sapagkat katulad ng isang awit, O Lord God, na sinulat ng inyong lingkod, ang sabi niyo, Panginoon, ang plano niyo sa amin ay tagumpay. Pinakita mo sa amin ang inyong layunin, Panginoon, na kami magtatagumpay, Panginoon. Na kami ay gagamitin, na kami makakapagpatuloy, na kami, Panginoon, ay makakarating dyan sa langit na bayan sapagkat kami ay sasamahan ninyo, Panginoon. Sapagkat kami aalalayan ninyo, sapagkat kami poproteksyonan ninyo. Kaya sabi nyo, Panginoon, sa aklat ng Isaiah, do not be afraid, O Lord God. Dahil kayong aming Diyos, iingatan, palalakasin, tutulungan at iingatan nyo kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Samahan nyo kami, tulungan nyo kami, na sa bawat araw, Panginoon, kagalakan ang aming maisukli sa bawat mga sitwasyon na aming kinakaharap. Kapayapaan, kasiyahan, ang aming patuloy na maipakita, na aming, Panginoon, patuloy na mai-express, O Lord God, sa mga buhay namin. Joy in the midst of trials. O Lord God, maraming salamat po. Salamat, O Lord God. Pagpalain niyo po ang inyong mensahe ngayong araw na ito. Patuloy niyo po itong gawing buhay sa amin, O Lord God. Ipaalala sa amin lagi na kami ay protektado ng inyong kapangyarihan. Na kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, meron kaming mga pagdadaanan. Ngunit hindi namin kailangan maging malungkot at hindi namin kailangan pagtakhan ng mga bagay na ito sapagkat kami ay lingkod ninyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ano man ang kanilang kalalagayan, ano man ang kanilang sitwasyon, patuloy nyo kaming patnubayan, alalayan, samahan, proteksyonan, at patuloy pong ingatan sa bawat araw, Panginoon. Kagalingan sa lahat ng may karamdaman, kapayapaan sa lahat ng mga nagugulumihanan, at patuloy na kaayusan sa lahat ng kaguluhan, sa pamilya, sa mga bagay-bagay o saan man paman, Panginoon, pagpalain nyo po kaming lahat. Banal na Espiritu, pangunahan nyo kami, proteksyonan nyo po kami, at kayo ang patuloy na kumambigtas sa aming mga puso. Sa inyo po namin itinataas at ipinagkakatiwala ang araw na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming sama-samang mga pagdaos na mga gawain po sa mga kanya-kanyang mga simbahan, Panginoon, na aming kinabibilangan, Panginoon. Face-to-face man, or through Zoom, or through online, O Lord God, samahan niyo po kaming lahat at ang inyong masaganang pagkilos at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang maranasan po ng bawat isa, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat sa inyo, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa inyong harapan, O Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen po. Maraming salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos, and to God be the glory po. God bless po.